Hi, Pipsters! Good morning! Tumataba ka na ba? Gusto mo na bang magpapayat? Ayan, tuklasin at panoorin kung paano at ano yung mga tips natin na ibibigay para tayo ay pumayat. Kasi, dun sa unang kong videos, natalakay natin yung mga iilang rason kung bakit tayo tumataba or bakit tumataba ang katawan ng isang tao. Ayan, no? So, pagiging mataba naman is hindi yan problema. No, ang problema lang is minsan yung taba natin is hindi na siya malusog tingnan. Ayan. So, alamin natin ano-ano mga tips paano magpapaya. Okay? So, una, no? Ano ang unang tips para tayo naman ay pumayat, no? At para maging look sexy. So, una, kumain ng gulay at prutas, no? Sa pagpapayat, kailangan bawasan ang pagkain ng maraming carbohydrates. Ayan. At matatamis. So, yun yung mga dapat nating iwasan kainin. Kasi nga, yun yung mabilis na nakakapagpayat na, nakakapagpapataba ng katawan ng isang tao. So, yun yung dapat nating iwasan, ang mga matatamis at mayayaman sa carbohydrates, no? May mga alternatibo naman pagkain na kung saan mababa sa carbohydrates. Tulad ng broccoli, repolyo, lettuce, tsaka pipino. Ayan. Yan yung mga ilang tips na mababa sa carbohydrates. Yun yung dapat nating kainin, no? So, pangalawa, iwasan ang pagkain ng matatamis at mayaman sa carbohydrates. So, tulad ng sinabi ko kanina, iwasan natin ang pagkain ng mga foods na sagana sa carbohydrates. No? At yung mga matatamis, cakes, ice cream, pastries, diba? So, yun kasi yung mabilis na nakakapagpataba ng katawan. So, yun din yung dapat natin iwasan. So, pangatlo, ugaliin ang pag-i-ehersisyo. Yung pag-e-exercise daily, no? Mabilis yung nakapagpapayat ng katawan ng tao. Syempre matutunaw yung fats, mag-exercise ka, pagpapawisan ka. Syempre matutunaw yung fats, no, sa loob ng ating katawan. So isa din yun yung magandang paraan talaga or pinaka-best way talaga na para mabilis pumayat, no. So yung dapat mag-exercise tayo daily dapat, no, para effective naman yung pag-exercise natin. So pang-apat, magtakda ng makatotohanan ng layunin or goals. So, ano nga ba yung layunin or goals? Importante talaga na maging mabisa ang pagpapapayat natin. So, ano ang ang pagbabawas ng timbang ay mula sa 1 to 2 pounds or kalahati hanggang 1 kilo sa isang linggo ay mas makatotohanang maabot ng marami, no? Kasi sa isang linggo, mahirap naman mabawasan kaagad ng 30 kilos, 5 kilos, 10 kilos, no? Hindi naman regular yung pagpapayat talaga. So, kaya dapat may goals or layunin para mas makamit natin yung ating layunin na pumayat at sumeksi talaga. So, panglima, pag-inom ng maraming tubig. Hingit sa kalaman ng lahat ng tao ay kahalagahan ng tubig sa katawan. Pero, sa anong paraan ba makakatulong ang tubig sa pagpapayat? Madalas ang inakala ng tao na gutom ang nararamdaman imbis na pagkauhaw lamang, no? Kaya sa susunod na mararamdaman, nakakaramdam ka ng gutom, no, humikayat na uminom ng tubig or iced tea bago umupo para kumain. So, effective daw din yan sa pagpapapayat. Kaya ting uminom ng tubig or iced tea bago umupo at saka bago kumain, no? So, pang-anim, iwasan ang labis na pag-inom ng alak. Ang alcohol or alak ang pinagmumulan ng maraming calories. May 150 calories sa isang 12-ounce na beer, 85 calories naman sa 3.5-ounce na baso ng vino, at mas marami sa mixed alcoholic drinks na tinatayang katumbas rin ng pagkain ng dessert, mga desserts, or mga matatamis na mga pagkain. So, ayan, iwasan ang pag-inom ng alak, no? So, mga katits, huwag nang mag-inom kasi nga, diba, nakakataba yan. So, iwasan natin, no? So, last is iwasan ng pag-inom ng soda. Ang pag-inom ng soda ay kagaya ng soft drinks at beer at mayaman sa calories. Kaya alabis na pag-inom nito ay maaaring makakapagpataba sa iyo, no? So, ang soda kasi is madaming calories, so mabilis din tayong tumaba pag umiinom tayo ng mga soft drinks or soda, which is more on calories kasi yon. So, ayan mga ka-tips, ayan yung mga ilang tips natin para naman magawa natin ang mga goal natin na gusto natin magpapayat. So, sundin lang yun. Ilang tips natin para magiging successful tayo sa pagpapayat, no?